Reaction video ko tungkol sa mga content creator or vlogger sa pumupunta sa Pares Diwata. Okay, eto guys, panoorin nyo to para marami po kayong matutunan sa video na to. Hello guys, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo lahat. For today's video nga, ito nga ang gagawin ko reaction video sa mga content creator or vlogger sa mga pumupunta po dun sa Pares Diwata. Okay, maraming mga content creator, mga vlogger na maraming million views na pinipicture si Diwata. Okay lang yun guys, ito ha, take note po ha. Walang problema, pwede mo siyang ipicture si Diwata. Pero wag lang po everyday. Kasi po ang mangyayari po doon, si Diwata ang pinapasikat nyo. Okay, pero wait lang. Pero yung pagmumukha nyo at yung sarili nyong content na gumagawa kayong content, hindi kayo sisikat. Ito para po sa akin guys ha. Ito based on my opinion po ha. Huwag po kayong wag nyo akong i-bash dahil ito po yung opinion ko para sa akin ha. Kasi kung gusto nyo pong sumikat sa social media, kailangan meron po kayong ipagmamalik ng content nyo na mismong kayo ang content creator, kayo ang nasa mukha ng video nyo para kung sumikat kayo at makilala kayo sa social media or sa Facebook. Pero kung ipipicture nyo si Diwata, malaking puntos para po sa kanya. Kasi po, hindi ko naman po sinisirahan si Diwata guys ha. Actually, believe nga po ako sa kanya. Meron akong video sa kanya na kinuha ko lang yung mga pwedeng matutunan ng tao at pwedeng parang inspiration ng mga tao na tungkol sa kanya. Kasi nga, galing siya sa hirap, galing siya sa mismong kahirapan, si Diwata. Ayan na, pero magsumikap siya dahil dun sa kanyang pares, diba? Sabi nga niya, nag-ano siya, diba? Napanood ko eh. Sa tulay. Baga na nila sa tulay, naging botibakal o anong construction worker, ano pa ba, sumali sa mga pageant. Pero, eto guys ha, wag nyo po lagi pinipicture si Diwata. Kailangan po, gumawa rin kayo ng video nyo sa sarili nyong content. For example, ako, isang content creator ako, pwede akong makipag-video kay Diwata kung ang tawag doon, collaboration. Ibig sabihin ng collaboration, magko-collab kayo, kumbaga question and answer po kayo kay Diwata, kumbaga parang tanong mo sa kanya, sasagutin niya, ganun po yung ibig sabihin nun, pwede makipag-collab, ano yung mga gusto mong, ano yung mga sikreto niya, anong ginagawa niya, bakit siya naging tagumpay, yun po ibig sabihin na pwede ka mag-collaboration. At syempre, kailangan kumuha ka ng idea sa kanya kung paano siya naging successful. Kumbaga kahit konti lang yan guys, magiging successful na rin yan. Kaya inuulit ko po sa lahat po ng mga content creator or vlogger dyan sa mismong Pares-Paresan, huwag niyo po masyadong araw-arawin po yung pagkocontent niyo sa kanya. Walang masama na pwede niyo yung content siya, pero kailangan po gumawa pa rin kayo ng content na original na galing sa mismong mukha niyo, sa mga ginagawa niyo. Kasi si Diwata po ang sisikat niyan, hindi po kayo. Although sabihin niyo na po sa pagkakitaan, kikita kayo, pero ang mas maganda pa rin po guys, kung gusto niyo sumikat ng para magpa-picture yung mga tao sa inyo, is kailangan po na gawa kayo ng mga content niyo, mga prank, kung ano man yung gusto niyo gawin sa content niyo, yun ang pinakamahalaga. Okay? Hindi po ako naninira at hindi rin po ako nagsasabi na gayahin natin sila. Okay, walang problema na gayahin natin po yung mga content creator dyan sa mga kay Diwata. Huwag lang pong araw-arawin natin. Okay? Gaya nga sabi nga, di ba, ni Makagago. Napanood ko yung Makagago versus Alvin. Napanood ko yun eh. Kay Alvin, sinabi nga niya, nasabi niya na walang masama at hindi ginagatasan si Diwata. Although wala nang problema niya na, ibig sabihin, mapangit kasi yung word na ginagatasan. Ibig sabihin parang pinipicture na lang ni Alvin. TV ba yun? No, hindi ko alam basta yun. Hindi siya ginagatasan. Ibig sabihin, pinipicture niya sa mismong content niya na si Diwata is ganito ganyo araw-araw, di ba? Kumikita yon si Alvin. Hindi ko alam kung binibigyan si Diwata kasi si Alvin ang kikita ng malaki. Yun ang, pero si Alvin, hindi siya sisikat.
hindi siya magpapapicture yung mga tao kasi diwata ang ina-upload niya. Kaya kailangan, take note Sir Alvin, huwag ka magalit sa akin. Ha? Kumbaga, para po sa akin kasi, totoo yung sinasabi ni Makagago. Ayan. Sabi nga ni Makagago, sabi niya, hindi kasi sikat, sabi niya. Kasi ang pinapasikat mo nga si Diwata dahil sa ginagawa mo araw-araw content mo is Diwata. Kasi wala kang originality. Ibig sabihin originality, yung mismong content na galing sa ginagawa mo everyday, ginagawa mo ngayon, di ba? Ganun po yun, ibig sabihin nun. Okay, sana may mga matutunan kayo dito bilang isang content creator po na 3 taon na ako. Kahit konti yung views ko, ang importante guys, may share ako sa inyo. Yun ang pinaka-the best. At take note po, di ba sabi nga nila, ito naman yung issue na may kay Alex, di ba? Kay Alex, na issue na nauna pang nag-upload yung mga tao compared doon sa content ni si Alex Gonzaga. Kasi ang nangyari kasi po kasi gaya na nauna yung mga pag-upload ng content ng mga content creator. Kasi nga po, public yun. Public place po yun. Talagang ma-upload agad ng mga tao yun. Kasi nga, gusto din nilang kumita, gusto din nilang mag-viral, at gusto rin mag-follow yung mga tao sa kanila. Diba? Ganun yun po. Kasi sa panahon ngayon, ang strategy ngayon is kumita sa social media. Yun po yung pinaka nakikita ko ngayong taon. Kaya ang mangyari, feeling ko, mga content creator na lahat ng mga tao dito sa buong Pilipinas. Okay? Basta inuulit ko po guys, ha, wala po akong ginagagawang wala, hindi po ako nag-against kay dito, hindi ako nag-against ito. Kumbaga, reaction video ko lang po ito dun sa nangyari. At syempre, take note ko po sa lahat po ng mga naninira, ang mas maganda po siguro, wag na po kayo manira. Mas maganda kasi nagtatrabaho ng marangal yung tao, tapos siyempre bilang isang businessman, parang gano'n, siyempre ano na yun, parang given na yun yung parang paniraan, kung anong nare-review mo dun sa mismong pares o anuman yung pagkain na yan. Ang importante, yung nakakaraming tao na tama yung sinasabi nila. Mabaw, 1,000 versus 5. Ibig sabihin, talo kang 5. Kahit anong gawin mo, matatalo ka pa rin. Pero ang mangyayari doon sa 5 na yun, gusto lang nilang sumikat, gusto nilang kumita, kasi parang mapapansin sa social media para pag-usapan sila. Yun ang pinaka-the best answer po dyan. Okay? At syempre, kay Makagago, okay naman yung okay si Makagago. Ano ba siya? Direct to the point yung paggawa ng content niya. Kasi tama naman siya eh. Kasi sabi nga niya, si Makagago, magpapapicture yung tao. Kasi content niya yun, original ang tawag doon. Kaya Sir Alvin, advice ko po, hindi naman ako, kahit maliit po yung bahay ko, nasa 100 o 200 na ako, ikaw nasa 600 plus ka na. Pero, advice ko lang, sana gumawa ka din ng content mo na mismong sarili mo para makilala ang iyong sarili sa mga ibang tao. Yun lang advice ko. At kay Diwata, I hope soon makakapunta ako dyan, Idol Diwata. Kasi, ano yun eh, napakaganda yung mga inspirasyon na mga binibigay mo sa kanila. Kasi nga, nakakatuwa at maraming mga taong na-inspire sa'yo dahil sa mga ginagawa mo at pinapakita mo araw-araw. Baga, nakapunta ka na sa ang pang nito, dun sa mismong ang tawag doon, yung pelikula niya, nakalimutan ko na yun. Basta yun, Batang Quiapo, ano pa ba, na ano ka na, na pictures ka na kay Julius Babaw o sino man yung mga content creator, mga big content creator ng mga sikat. Kaya natutuwa ko kasi deserve mo yan. Yun lang. At salamat po sa lahat po ng mga tao dito. Sana huwag niyo akong i-bash. Kinasabi ko lang po yung totoo at para po maging aware kayo sa mga content creator or vlogger dyan sa Pares. Okay, thank you and God bless. Ito po si Edward Laksi ng Kapugi ng Tarlac City. Mag-follow na rin po kayo sa akin guys para po sa mga gusto niyo pong masubaybayan yung aking mga content. Thank you and God bless.